Yun mga tol, magandang hapon po sa inyo lahat tol. Nandito naman tayo sa area kung saan dito namin dinala si Commander Kelvin dito sa bahay ni Gosantir 44. Pinasaksihan namin nung nadakip namin doon sa may bahay na abandonado. Doon siya nakatira. Halos isang linggo siya doon naka-standby, sabi ni Mr. Suabi. Si Mr. Suabi ang nagturo sa amin na dyan siya naka-standby. Ngayon tol, kakarating lang si Kelvin galing sa Port Sherman dito. Sinirinder namin yan. Ngayon, binalik namin sa bahay ni Gosantir 44 ating tuklasin o kung ano ang kanyang kalagayan ngayon. I-update natin yon. Ngayon tol no, hindi lang ako nag-isa tol, kasama ko pa rin si SG Hunter at siyempre si Mr. Suabi Hunter at siyempre tol si Ghost Hunter 44. Kahit masakit ang tama sa kanyang tiyan sa sinaksak sa mga kalaban namin yung mga tauhan ni Kelvin, laban pa rin si Ghost Hunter 44. Gusto siyang maghiganti, gusto siyang madali magaling. Ayun tol no, pero bago pa sa lahat tol, nais ko pong ipaalam sa inyo tol no, shout out pala dyan sa buong mundo, all the world, lalong-lalo na sa Luzon, Visayas, Mindanao, at syempre tol sa ibang bansa, lalong-lalo na ni Tita Anabel at Tita, shout out po si Tita. Salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa aking YouTube channel, Tita. God bless po. Shout out din ni Ma'am Marites Garel. Ma'am, shout out po Ma'am. Salute ako sa iyo Ma'am. At siyempre tol, ni Ma'am Langlang, ni Ma'am Kilin Vlog, ni Ma'am Nor Osman, si Ma'am Ophelia Digan Puente. Shout out po sa lahat na lang po no, na hindi natin maisa-isa lahat dahil sobrang napakamarami tayo sa mga subscribers natin dyan, sa mga supporters natin dyan, mga silent viewers. Yun, shout out po sa inyong lahat. Hindi ako makapunta o makarating sa ganito pag wala kayo. Alam kong mahal na mahal ko kayong lahat. God bless po sa inyong lahat. Saludo ako po sa iyo. Yun tol, papuntahan natin sa loob kung anong kaligayan ni Kelvin, Commander Kelvin. Tara, let's go na. Sa iyo ka, istorya tol. Yung chairman na kanina, yung kuha na ko kay Kelvin, okay siya. Lahat ng mga resident dito naka alam na si Kelvin isurrender namin sa chairman na sa lugar na to. Actually si Kelvin nag-promise sa chairman doon na 100% siya magbabago dahil sobrang hirap daw sa bundok. Pero sa ngayon si Kelvin yung kanyang katawan mahina pa. Ayun tol. Kampo sa dalang bro. Kampo sa dalang sa tamang sugod. Lagi nakasugod ng mga dating dog. Si? Kampo sa mga guys. No? Late na to kay Tengus Bang. Sige sa ano natin. Okay, gusto mo kami. Kamara. I-pray ko ni. Pasayas yun nga. Ligtasan ng lahat. Pagbabago ni Kelvin. Bago tayo magsimula mga tol, mag-pray tayo Tagalogan lang, Tagalogan sa pagbabago ni Kelvin. Kasi ngala ng Panang Anak, ang Diyos, ang Espiritu Santo, amin. Panginoon, salamat sa panahon, salamat sa oras na nakikita namin sa bundok sa abandonadong bahay si Kelvin, sabi ni Suabi doon nakatambay. Salamat kami sa inyo Lord, sa inyong lahat, mga supporters natin, pinagdasal niyo kami na walang samang nangyari sa amin. Lord, sana Lord, sa taong ito Lord, si Commander Kelvin, 100% na magbago siya. Nakita namin Lord na gusto siyang mamuhay dito sa bayan, hindi na siya mabalik sa bundok. Lord, wala kami magawa kung ikaw. Lahat, panalalay ko sa iyo. Sa ngalan ng Ama, na Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amen. Ayun mga tol, no? Ayun mga tol, no? Ito na. Dito na kami sa bahay ni Gosantir 44. Kuha naman ito sa bando. Kuha naman yung mataasan, sir, ma. So, doon lang galing kay chairman. So, doon ko siya tinuha.
At kaya na nga pala, guys, yung damit ni Kelvin ay pinahiram muna namin yung damit ni The Boss Bob. Opo, thank you, part ha. Welcome, part. Kasi wala pa siyang damit. So, yun na. Kanina, kumuha namin siya dun sa chairman. Para masabi namin ng masinsinan po siya. No? Ayun tuloy. So ayun, no, maging medyo aluwalas na rin yung ano ni Depression ni Pes ay nagkabago na siya. Pagin natin siya nagsisisi ay wala tayo na anong makuha ng informasyon sa kanya kasi nga sa tundok niya na ano, may tao na nanalig sa kanya. Panalalig na panalalig pero hindi darating. Katulad ng pera, katulad ng bigas, yun. Palaging panalig yung mga tao doon, hindi pa rin nagkarating. Ngayon, ang interview natin si ano, si Kumatid Kilbin, kung ano ang kanyang masasabi. Kilbin, kilalang kilala mo na talaga ako, di ba? No? Hindi mo talaga ipagkailayan, no? Saka ilang balik kami doon. Mula pa doon nung nadala sila ng baboy, sundar, di ba? Kagagawa niyo yun. Doon ka pa nga doon, di ba? So mula noon hanggang ngayon, so di mo na bago yung bumumukha ko, di ba? Ito. So, kamusta yung mga ginagawa niyo sa bumbo? Dalawis yung inabot namin doon. Nagawa lang namin yun kasi malaki ang patong nyo. Nagawa yun lang para mabuhay kami. Para may pambili kami ng pagkain at saka alam ito sa mundo. Malaking tulong naman yun kasi mahigit 1 million on him. Nagnagnag. Ngayon lahat. Kaya hindi namin. Kaya hindi nagawa yan. Hindi, ano ko na, matanong ko muna. Ano ba yung totoong pangalan mo? Aban, ano ba yung Kelvin? Ano mo lang yan? Talayaw. Talayaw mo lang yan? Kelvin, bakit Kelvin? Kill, kill kasi. Mamamatay ng tao. Mamatay? Kill, kill, magkaman, kill. Kaya yung mga, mamamatay ng tao. Yung mga tao talaga. Kaya ka gusto kang Kelvin? Dati. Trabaho ko doon sa pulo. Nababa ko dito sa bayan para may tirahin tao. May tag-15K ang pato. Tirahin ko yan. Lahat ng utos ni commander sa akin. Nagawa ko yan kasi pira na yan eh. Sayang yan. Ayun ko saan sagan ako ng kilbay. Marami akong taong nasagasaan pero mali pala yun. Pero ang totoong pangalan mo na talaga? Pili ko masabi dito. Huwag na lang siguro. Hindi, hey, nasa sa'yo na yan. Huwag na lang sa. Huwag na lang. Huwag na lang. Kasi, okay, ikaw, ano mo yan eh? Maraming, alam mo na, yung mga nasagasaan, yung mga pamilya, makagaganti sa akin, makamagalitay ako. Isang pulang tatapo. Ayun nga. Hindi nasahan na huli ako. Pero sisisipong ko sa mga ginagawa ko sa mundo. Lahat ng mga nagawa kong kasalanan kung ano ang pangayon ng mga tayo. Kaso lang, kung dito ako mag-iste, wala akong terham, wala akong kapag, ano, wala akong pamilya rito eh, wala akong terham, wala akong bahay. Kasi, abandon ako eh. Hindi ko kilala kung sino akin ako. Kasi, darating tayo dyan. Kasi, ilang to, matanong ko, sumulong tanong ko, ilang taon ka na? Benjiro. Benjiro.
Hindi ko po. Ilan na talaga yung napatay mo? Hindi lang. Basta hindi. Kilbin talaga. Sasabi ko sa ang mission sa may record na po ako sa ano, mission. Sumuko ako. Kasi pagpunta ko dito, sa bayan, wala akong malapitan, wala akong kakilala, wala akong kanalan dito sa bayan. Ayun, nag-decision ako na Ang bayang kabayaran na yan, ginawa mo sa amin, mga kasama namin. Ayun, nagbago ang isip ko. Umakyat ako ng bulok ulit. Tagabos, sabi niyo, kailangan. Bakit ka pumunta dito, mga driver? Ayun, naliwanag ko sa kanila na walang kwinta pala yung bag. Ano ko sa kanila kasi wala akong akala ko nga natulungan ako nila, bigyan ako ng trabaho kasi ngayon nagsisisi ko talaga ako kasi mali pala yun lahat ng mga kasalanan ko. Pagbabayaran ko, babawi ako lahat. Oh, ito pa yan si Abdul. Ano bang nalaman natin? Yan si Abdul. Malaki yan, malaki. Matigas na yan sa ano, sa mundo. Marami na yan sa dinala ng mga katulad namin, mga bandido. Isa, totoo lang, ako sa nag-edad ko disyon sa medik na yun. Medik ang medik. Sa tinong na yun. Hindi ko magkahuman. Tapos turang ko, baba ko diri sa bayan, eh, diri lang ito ako i-assign. Ito, hanggang kay Kukab. Marami ako kalukuhan na ginagawa dito sa marami. Hindi lang natin, hindi ko na lang matandaan kasi madami ngayon. Sa ngayon, nahuli niyo ako ng laban-laban. Wala talaga akong laban yun, kaya unahan ako laban. Ano ko, katawan, wala. So, unahan lang yun. Pero pangako ko sa inyo na magbabagong buhay na buhay. Magbago talaga. Magbago. Ipa-promise mo ba yan sa amin? Kasi dito ako nagtitira, wala akong katitirahan, wala akong magkain na pinina. Dami. No, 100% ba yan na magbago ko talaga? Alam mo, hindi ko na sabi. Kahit anong oras, pili ka namin tirahin ngayon eh. Yung makasama ko, ang laki ng galit niyan sa'yo. Lalo si SG. Ano si SG? Ay, lalo na sa akin. Pero kung 100% na talaga na magbago ka, tutulungan ka namin, magbago ka. Di ba? Sa ngayon pa nga, di ba, kakakuha ka lang nila ni, ano, di ba, ayos na yung ano mo, di ba, pinaharang ka ng damit, sige pa nga, napakain ka dito, kamo kong pasa, napakain ka, napaligo, o, saan ka pa? Eh, lalo na magbago ka talaga. Paano, di ba? Ako naman ang habulin sa mga... Kaya nga gagawin namin ang lahat. Basta ako lang ang tulungan mo talaga kami. Ako ang manihado dito, pero gawin ko ang lahat para magbago ako. Gawin ko ang lahat para matigil na kasamaan dito sa bayan natin at sa ibang lugar. Marami kasi kami. So, yung mga nakikita namin doon sa bundok na pinupuntahan namin, yung kampo ninyo, hindi lang yun.
Madami, madami. Marami pa. Yan ang head namin. Sa totoo lang, hindi namin kinala. Yung pinaka-head ninyo? Pero, nung nag-meeting kami, piniringan kami. Pasok namin doon sa sundok, piniringan kami. Maraming tanguhan. Pag, ano pa, pasok namin sa bahay. Ano yung feeling? At saka, marami na yung pira nakatambak doon. Sabi niya, ikaw ba si Kilvin? Ikaw ba yung maasahan na kung sa Bisaya pa makuha ng kunahay ko masaligan ko kung ano yung sanginan para sa istorya karang ngayon istorya ako na masaligan ko dito ko pwede ganit magpawala wala kaso lang hindi lang sa akin na-release man ako. So, binigay mo yung ano mo? Ganti-ganti mo. Pwede ganit tayo kumuha dun eh, sa kuiba. Sa kuiba yun, nakuha ka dun. Pero maraming try dyan. Nadanasin mo dun. Nabali kasi yung buto ko. Ito, nabali. Nabali nga oh. Nabali. Ano? Ganun ko nang lubong oh. Minanong yung kamay ko. Ayun, ito lang. Ito pa nga ako, balik. Maraming balik, no? Ito pa, oh. Maraming, oh. Maraming... Maraming pagsubok bago na natanggap yung anting-anting mo. Pero bakit to, matanong lang kita to, bakit mo, bakit yung pinaglalaban yung mga ganong trabaho sa akin? Kasi pira-pira, eh. Diyan tayo ng buhay. Hindi naman kayo mamuhay ng... Iwasay, no? Kaya pa sa normal bundok, sa lupa ninyo. Bakit kailangan nyo pang kumatay ng tao? Bakit kailangan nyo pang kumuha ng mga tao, ng mga inusinting tao na paano naman mapagkirahan nyo? Ayun, sisisi ako kasi wala pa lang kwinta. Lalo-lalo na sa Panginoon. Buti baka ano pa ka ng Panginoon? Kaisip ka pa ng Panginoon? Simple. Kung ako lang yung mag-desisyon mo po, turn over ka namin sa police. Sa kung namin uniform. Kasi kung baga, hindi kami dapat ang umawak sa inyo kasi may balaod tayo eh. Pero tayo din na naglalaban eh. Pero wala akong sinagasahan. Walang kasalanan. Marami na kasi mga kasama namin na nagabiyado pamilya. Sabi ko nga, lalos. Yan, inutosan lang kami. Ano ba yun? Kaya ni Bads. Si Bads hindi taga dito yun, pero hinuli ninyo, binubog ninyo. Inutosan niya kami. Siyempre. Sino pang binubog nila? Sino pa? Asawa ni Johnny, kinangay. Sino ito? Ano na ito? Oh, si malapit. Ito. Oh. Si The Ghost Bang. Bang. Malapit ako. Ilang araw ito? Buti na... Saglit lang yan. Saglit lang. Buti na lang nakuha si nila ni 44 si ano? Si Abdul. Palitan kami doon sa... Oh, yan lang. Harap na ano? Pira-pira kasi. Ikampo. Pag wala na kami makain. Ngayon, hanap kami ngayon kapatid ko, tinira ninyo dito sa tol, dito pa yung tol. Hanap talaga kami. Tinira ninyo kapatid ko. Yung nadala kayo ng baboy ba? Oo nga. Oo. Lahat kayo, lahat kayo. Sando. May mga patong kayo. Yan si Sando. Sando, dito ba Sando no? Oh. Nagpanggap na ako noon na siya ako. Yung problema ninyo ngayon na nangyari kayo. Pag-up lang ako noon. Mahuli na kayo ngayon. Mamakaawa kayo. Lahat ng plano. Ako ang nagplaplano. Ano ang gagawin natin. Ito ako susok. Ano bang kung magpangabot kayo ni Sando? Magkamayan lang kami. Pero pag siya ang pagalit siya sa akin, hindi ko masabi ko. Ano ako?
alam mo na ano mo nangyayari niya. Kasi si Santo kasi ngayon, nagtutubis na rin ng mga bandido eh. Lahat yan niya, nagkikita na namin. Hindi ko nga alam eh. Hindi ko ano lang, na mapatay nila. Under ko yan. Yung mga sinasabi. Pero pag... Kayo na yung decision ito ngayon. Kita kami na kayo sa baba. Ginalaman natin. Ginalaman natin. Bagong buhay na. Dapat ba ito magbagong buhay? Hindi ko alam. So gusto mo talaga magbagong buhay? Surrender sa kapulisan, sa militar. Ano? Ipangako mo yan sa amin. Kung pangako mo talaga yan, tutulungan ka namin. Paano ako magbagong buhay ko? Wala naman ako materamid. Tol, gusto lang tol. Anong plano nito kung magambag tayo na maghanap tayo ng pwedeng mapera ni Kelvin? Maghanap tayo ng mga bulingos na pwedeng marintahan niya kahit na mura lang. Walang tino. 1,500. Huwag kanyan, magambag na lang tayo. Sige. Sa monthly. May pagkuli sa Kus ba? Kung kondor mo, tol. Kung kondor ito. Pahiram mo na, Bart. Kung bilhin ng bigas, pupro okay lang yan. O, importante, mayroong tirahan si, ano, si... Maghanap tayo ngayon. Pwede. Ano? Para secure po ang... Kasi, hindi kasi ka pwedeng mag-stay din dito sa bahay, eh. Yan kasi, kasi delikado. Baka ngayon, sinulis na lang yung tamas, ha? Ito na, sinulis na lang yung tangro. Hindi lang pwede, eh. Hindi, nung paglabas niya. Hindi, may kalabas niya. Eh, taas pa yung proseso niya. Mataas pa yung... Mahaba pa proseso niya. No. Ako, tutulong ako sa inyo. Pagtutulungan niyo ako. 100% para, bago ka? Yes. Para ma... Ano, successful yung mga mission niyo. Kung ano ang mission ako lahat ng... Sasabi ko lahat na... Sabihin mo lahat. Anong kailangan ko basta? Marami. Saan yung mga daanan? Saan yung mga puta nila? Marami. Hindi lang isa yung kampo namin. Hindi lang dalawa, tatlo. Marami. No. May meron kami. Tapos ngayon, yan kung, kung makakapunta ka ng bulog, tapos makakita tayo ng kumarasa mo, anong gagawin mo? Ako na ba? Pero hindi po kayo ilalagay sa mga pangalit. Hindi. Ako lang ang sasabak sa bulog. Ako lahat ang makikita para hindi kayo ma-arabyado. Mm-hmm. Pag tumulungan niyo. Sige, tol. Ano, tol? Arabiyado na. Ano, Fart? Pag-ambag lang tayo. Hihiramin mo natin yung pera mo dyan, ha? May pundo ako doon sa IT, 800. Magdagdagan lang nun yun ng 200. 1,000. May naman siguro dyan, ha? 1,500 na, ano? Oo. Mayroon madami. Kayo yung dalawa maghanap ng bullying house, ha? Oo, ngayon. Pwede marintahan kasi delikado. Hindi pwede mag-steal dito sa bahay. Buhay mo na. Aming dalawang Mr. Swabi. Tapos kayo ako sa inyo. Hindi po ako matatagal dito kasi baka tinutugis nila ako ngayon. Lalo lang lalo na si Abdul at sa Silakaz. Baka tumawag si Abdul sa commander namin, yung main namin, tsaka si Lakas na nawala si Kelvin. Alam mo na kung ano ang alalagyan ko kasi hindi ako kakuwi eh. Sige. Nalang siguro. Baka may tintol, no? Siguro, pwede naman natin tol. O bukas, sa... puntahan natin yung bundok na sinasabi niya. Sorry, makakita sa... kayo ng matitirahan niya. Oo. Bukas, operasyon tayo. O ngayon. Pwede. Pwede patagalan natin ito kasi para marami nang napapahamot eh. Ang dalawa kaming Mr. Swabi Hunter maghanap ng tirahan ni Commander Kelvin ko para ma meron na siyang sariling tirahan. Supporters niya. Sorry po sa magawa ko, sa kasalanan ko na hindi pala dapat ginagawa yun kasi ang mabait niya eh. Binihisan niyo ko, binigawan. Pinahiram pa ng damit. Dito ka sa bayan. Sarap mamuhay dito.
maraming tumutulong pag sobrang bait ka. Sorry po. Sorry sa lahat. Sa lahat-lahat ng nanonood sa video na to. Sorry. Mababagong buhay na po ako. Lalo-lalo na sa sinasabi niyo. Totoo ba yung mama ko? Parang wala na po. Nila, malalaman natin yan. Kasi mismong si Madam talaga yung nasasabi. Ayun ba? Gusto ko yung makita para mag- Hindi naman magkalayo yung mukha niyo eh. Oo nga. Bagong buhay niyo. Oo. Si Rose, si Maria. Mukha na talaga yung lalay. Hindi yan lang. So tal, no? Magambagan na ambang tayo. Magambagan na tayo tol. Basta ipangako mo sa akin talaga. No? So bibigyan ka namin ng pagkakataon. No? Ayun ay pangalang pagkakataon muna. No? Pero kung gagawin mo pa yun ulit, no? Gagawa ko pa ng hindi maganda. Ay. Isang bala ka lang. Wala na. Pwede ka namin patayin. Tayo, ha? Basta ako, tutulong ako. Gagawin naman na lahat. Salamat. Alam mo, laki ng galit ko sa'yo, pero sinasatabi ko na lang muna yan. Kasi alam ko, tao ka rin. Sorry ko pa na ba? Sorry. Sige, mamaya. After nito, guys, mag-anap sila ng dito na lang. Yung tulo. Nag-alaman kami ni Step Kelvin tol. Kasi mamaya tutulungan namin si Rose at si Maria. Pagkatapos tulungan namin si Kelvin at ngayon pagkatapos maghanap kami ng dalawa ni Mr. Swabi Hunter ng kanyang tiritirahan. Mag-ambag lang kami sa mga gastusin doon para magbago talaga si Kelvin. Pero sabi niya tol, magbago si Kelvin. So, yun, tulungan natin tol. Pag-update natin. Puwent natin dito. Kung kaya natin mababagulin yung tao na sobrang napakaigas. Napakasobrang pugdas. Sa ngayon, gawin namin ang lahat tol. Para magbago sa tao. Pag pumakasa tol, wala tayong magawa dyan. Papatayin natin. I-enjoy natin marilin. Yun tol. Alam natin ang sitwasyon ni Kelvin Garo, nagsusumbong lahat sa mga ginawa niya sa bundok. Yun. Hanggang dito lang, tol. Alam kong mahal na mahal ko kayong lahat, mga tol. No? Tulungan natin si Commander Kelvin. Magbabago na 100%. Yun, tol. I love you po.